Hi, it's me, Eve, at welcome sa ating channel. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa kong mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na to dahil ito ay para sa ating lahat. At syempre, huwag mo din sanang i-skip kung may makita ka dyan ads. Sana tapusin mo din, okay? And yun na nga, sa video ito magkakaroon lamang tayo ng konting disclaimer na ang lahat ng sasabihin ko ay base lang sa aking sariling opinion at sariling kalanasan. And dito sa video ito nga, na sinasabi ko ulit-ulit, na magkakaroon tayo ng parang konting refresher. So tutuan ko kayo kung paano nga ba mag-renew ng inyong PWD ID or persons with disability. Yon. So, tutukan ko kayo kung paano mag-renew yan dahil since nasa kalagitnaan nga tayo ng pandemya, karamihan sa atin, nag-expire na yung ating mga ID and at the same time, ayaw natin lumabas na natakot tayo na mahawaan tayo ng virus. So, tutukan ko kayo kung paano ang procedure. Actually, nakagawa na ako ng video kung paano kumuha ng ganitong klase ng ID, pero since ito nga ay refresher, so kung ikaw ay baguhan at kung ikaw ay mag-renew, halos same lang din naman yung procedure, okay? And yun na nga, kasi ang PWD ID ay nag-expire niyan every 3 years. So, 3 years lang. So, bakit 3 years? Kasi meron tayong dalawang klase ng PWD. Hindi ko alam kung tama ako ha. So, pagkakaintindi ko, dalawang klase ang PWD. Isang inborn na PWD at isang acquired PWD. Yung inborn, ito yung kapag pinanganak ka ay may disability ka na. And at the same time, yung acquired is yun yung mga nakukuha natin na halimbawa, na-disgrasya tayo, nagkasakit tayo, nagkaroon ng complication at naging disabled tayo. And yun na nga, karamihan sa mga nagtatanong, yung mga warriors ko, mga mental health warriors, yes po, kasali din po tayo dito sa programang itong pagkakaroon ng PWD ID. Kasali po tayo dyan as long as diagnosed po tayo ng doktor natin. So ito na nga, simulan na natin. Paano nga ba kumuha o paano nga ba mag-renew ng PWD ID? So first, kailangan nagpapacheck up tayo sa doktor. Dahil unang-una, doktor ang magsasabi kung tayo ay qualified sa programang ito, kung pwede tayong maging member ng PWD. And at the same time, kung sa tingin ninyo na qualified kayo at hindi naman sinasabi sa inyo ng doktor, huwag kayong mahihiya. Pwede kayong magtanong sa kanila na sabihin niyo, Doc, possible ba or qualified po ba ako na kumuha ng PWD ID? And then sila din kasi ang magbibigay ng first requirement ninyo. Unang-unang requirement natin is yung medical certificate, medical abstract, kung meron na sina-certify na kayo nga ay isang PWD or persons with disability. And at the same time, pag halimbawa sabihin natin na sinabi ng doctor, okay, go, pwede kang kumuha dahil qualified ka naman at binigyan ka na ng mga certification ng doktor mo, that's the time na pupunta ka ng inyong barangay. So, barangay, kailangan natin ng barangay clearance na sinasertify lang ng barangay na doon ka nga nakatira sa area yun. And at the same time, para din ma-report sa kanila na ikaw ay nag-a-apply ng PWD para kung halimbawa man na mayroong program ang mga PWD sa bawat barangay, pwede kang mapuntahan ng barangay para sabihin sa iyo kung ano yung mga programang inilaan ng government para sa atin. And at the same time, kailangan din natin ng one by one picture. So, sa pagkakalam ko, dalawa ang required. Hindi ko dito sa amin, dalawa. Pero hindi ko lang sa iba kung dalawa or more than. Pero at least two. One by one, white background. Dahil i-attach yun sa inyong application form. And at the same time, yung isa para doon sa mismong ID natin. So, yung pagkuha naman ng ID or pag-release ng ID, depende yan sa area. Merong matagal, merong yung iba naman, outright, on the spot, ibibigay ka agad sa'yo. So, yun na nga, paano nga ba, halimbawa, nakakuha ka na ng mga requirements mo. Actually, may dalawang klase ng pagproseso niyan. Hindi ko alam kung merong online ha. Yung dalawang pagprosesong, sa pagkakalam ko, kung halimbawa gusto mong madalian na maiprocess yung papers mo, ikaw mismo yung pupunta sa opisina ng PWD or DSWD kung sino yung nag-a-assess sa munisipyo or city hall ninyo. Pupunta ka doon ng personal,
magsasabi ka na mag-a-apply ka or mag-renew ka, and then bibigyan ka nila ng application form, and at the same time, after nun, bibigyan ka nila ng isang form na para, kasi ang bawat city or bawat munisipyo, meron silang city health, ano man tawag doon? Yung parang may, basta antay ng, ano man tawag doon? Hindi ko, basta yun, basta may sarili silang doktor na mag-a-assess kung qualified ka nga, kung authentic yung iyong certification, and at the same time, may konting tanungan within, sa inyong dalawa ng doktor. Okay, and then kapag pumasa ka na doon, pwede na nilang i-process, and then sasabihin na nila sa'yo kung kailan mo makukuha yung ID. Pwedeng on the spot, pwedeng pabalikin kanila para doon sa ID. And then yung isang paraan naman ng pagkuha ng PWD ID is to barangay. Since ngayon nga nasa pandemic na tayo, so iniiwasan nila yung mga taong pupunta sa labas, iniiwasan nila yung crowded, maging crowded yung mga area, lalo-lalo na sa mga LGUs natin. So pwede tayong lumapit sa barangay, tanungin natin sila kung pwede sila ang mag-process. Alam ko pwede sila kasi dito sa amin, ha? Dito sa amin, hindi ko sinasabing lahat, pero dito sa amin, pwede sila ang mag-process para sa'yo. Yun nga lang, ang disadvantage nga lang noon is medyo may katagalan kasi hindi naman porke nag-submit ka eh, ipaprocess na nila kaagad. Siguro mag-aantay muna sila ng pwedeng makasabay mo, mga ilang application para naman hindi rin ganun ka sayang yung pagpunta nila doon o pag-process ng mga IDs. And yun, ganun lang naman kasimple. Ano pa ba ang kailangan? So yun, kailangan mong mag-fill out ng form. Kailangan mong makausap yung doktor na magse-certify sa'yo na ikaw nga ay qualified. And then after nun, na-release na nung ID. Aantayin mo na lang kung kailan i-release, kung ngayon na o pwede pabalikin ka ng 2 weeks. Or, kasi dito sa amin ha, dito sa amin, yung unang kuha ko sa ID ay parang 1 month akong nag-antay. And then nung renewal na is naging 2 weeks na lang. Pero dito, ako na lang mismo yung nag-process kasi nga kagaya ng sabi mo kanina na medyo matagal kapag yung sa barangay yung magpo-process. Although, free naman lahat yun. Yun nga lang, kapag ikaw yung mismo kuha, syempre mamamasahe ka pa, pipila ka, and all that. So, choice ninyo yun kung saan ninyo, kung saan kayo komportable, kung kayo mismo ang magpo-process or kung sa barangay. Hindi ko lang alam sa ngayon kung meron na silang online. Kasi meron ako nakikita na parang pwede yata. Hindi ko lang alam kung for appointment lang yon or kung pwedeng doon na mag-process and then kapag releasing na or submission na ng mga requirements tsaka nang pupunta and all that. Hindi ko alam. So, ang alam ko lang is yung personal and to barangay. So, yun. Sa kagaya nga ng para sa kagaya kong mental health warriors, yes, kasali po tayo dyan. Under tayo na mental disability. So, meron kasi yung category kasi siya. Kung ikaw ay under ng mental disability, nandyan yung intellectual disability, nandyan yung psychosocial disability, and so on. So, yun. Kaya, kasi sa totoo lang, malaking tulong din siya. Kung tutuusin, 32% ang ma-discount ninyo sa gamot, sa pagkain, and all that. Sa groceries, 5% yata. So, magtataka kayo bakit ko sinabing 32%. Eh, since 20% lang. Kung sa senior nga, 20%. Although, sa senior, 32% din yun. Kasi, kaya ko nasabing 32% dahil, yun nga, 20% para doon sa benefits mo na discount. And at the same time, tinatanggal kasi nila yung VAT na 12%. So, all in all, 32%. So, malaking tulong na rin siya. Lalo-lalo na kung ikaw ay nag-maintain ng gamot, kung ikaw ay maraming gamot na iniinom araw-araw, and problema natin ngayon yung mga panggastos, imbis na pangkain na lang natin, binibili pa natin ng gamot. So, maski pa paano, nakakatulong siya. Kaya kung ikaw ay, sa tingin mo ay ikaw qualified, sa tingin mo ikaw ay pwede kumuha ng PWD, tanungin mo na kaagad yung doktor mo, kaya magpatumpik-tumpik pa, tanungin mo na, kumuha ka na ng requirements at i-process mo na yan. Okay?